Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel ang Kuya ng Dingin. Ang babasahin ko ngayon ay tungkol sa sulat ni Santiago chapter 2 verses 12 to 17. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong kilos at pananalita sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpalaya sa inyo. Walang habag na hahatulan ng Diyos ang di marunong mahabag. Ngunit ang mahabagay, walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi man niya pinapatunayan sa gawa? May liligtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan kanawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya ito? Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nakatawag pansin sa akin dito ay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Napakalaking hamon nito sa ating buhay dahil ang pananalig sa Diyos ay may kalakip na gawa. Halimbawa, sa pagmamahal, kung sinasabi mo lang ang pagmamahal at wala namang gawa sa pamilya, halimbawa, baliwala din ang pagmamahal. Kaya't napakahalaga ito sa mga simpleng pamumuhay natin, halimbawa, sa larangan ng paghugas ng pinggan, sa mga paglililinis ng bahay, pag-asikaso sa mga gawaing pamilya, napakahalaga ng paggawa, no? Dahil ito ay pagpapakita ng pagmamahal. Ang simpleng paghuhugas ng pinggan ay isang gawain ding marangal. Dahil sabi nga ng isang aking kaibigan, naglilinis ka ng pinggan dahil sa kasunod na mga kakain. Naglalaba ka ng damit dahil may susuotin ang iyong mga kasamahan. Didilig ka o naghahalaman ka para may makain ang inyong pamilya at magkaroon ng dagdag pang kabuhayan. Ito ang mga gawaing may kalakip na gawa. Ano kaya sa atin? Ano ang magandang ipakita natin at ibahagi din natin ang comment na nais natin ibahagi upang magkaroon tayo na interaction dahil lahat naman tayo ay may pananampalataya. So ito po muna si Kuya Nanding at magandang araw sa ating lahat.